Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Praise Martea, an expert programmer. Bali, ito yung vlog number 2 ko. Nagawa ko lang ng video yung ng comment na tinatanong kung ano nga ba yung schedule ng mga programmer. Tapos kung paano nga ba tinatapos yung project, kung daily ba to o may timeline. Tapos yung pangalawa na, ano nga ba yung ginagawang mga system o mga projects ng mga programmer. Bali, sa video na to is yung una muna yung sasagutin ko. Bali, yung pangalawa is next video na lang. Kasi hanapin ko pa yung resume ko para yung mga projects na nagawa ko, yun yung gagawin nating reference. Salamat pala kay Nico Daklag yung nagsuggest ng content na to, kaya ako to ginawa. Sa pagsimula at pagtapos ng isang project is nakadepende yan kung anong methodologies yung ginagamit ng project manager mo o kaya yung company mismo. May dalawang popular na methodologies na ginagamit sa mga software development. Yun yung waterfall tsaka agile. Yung waterfall is parang fix siya. Kumbaga sa construction, pakyawan siya. Kasi fix yung requirements, fix yung deadline. Sa deadline, kailangan i-deliver nyo yung project ng buo. Unlike sa agile, yung agile naman is yung malaking project o yung isang project is sinahati-hati sa maraming parts. Yung parts na yun is tinatawag nilang sprints. Yung isang sprint is equivalent sa 2 weeks. Hindi lahat ng company is 2 weeks. May ibang company na yung sprint nila is tig 1 week lang. Pero yung common talaga is 2 weeks yung isang sprint. Sa 2 weeks na yun is hinahati-hati din yung mga task. Yung mga task na yun, pwede yun yung database part o kaya front-end part o kaya yung back-end part. For example, yung 2 weeks na yun sa first sprint nyo, yung ma-deliver nyo is yung login, register, tsaka yung main page. Patingi-tingi hanggang matapos yung project. Pag yung isang page naman is hindi kaya yung isang sprint, yung page na yun is hahatiin din sa dalawang sprint. Para every 2 weeks, meron kayong deliverables. Tapos, yung agile is may regular meeting siya. Kaya malaki yung chance na magkaroon siya ng mga maraming change request. Unlike sa waterfall na since fix yung requirements, fix din yung deadline, hindi sila pwedeng tumanggap ng mga change request kasi hindi sila aabot sa deadline kung tanggap sila ng tanggap ng mga change request. Kaya ganun yung waterfall. Bawal tumanggap ng changes. Kung ano lang yung requirements ng sinimulan, hanggang matapos, yun yung tatapusin lang nila tas deliver. Pag sa construction nga, pakyawan siya. Hindi kagaya ng arawan na ano, pwede mong utusan ng ibang gawain. Kasi bayad sila sa araw na yun. Kumbaga, tuloy-tuloy lang yan. Kumbaga, paunti-unti hanggang matapos yung pinapagawa mo. Sa schedule naman ng mga developers, meron tayong ginagamit na mga apps for project management. Yung dalawang popular dyan is yung Trello tsaka Jira. Mamaya, papakita ko sa inyo yung screen ng Trello tsaka Jira, tapos pakita ko rin yung simple na website para masimulate lang natin yung nangyayari sa task o daily task ng isang developer. Tapos kung nag-agile kayo, meron tayong tinatawag na DSM o kaya Daily Stand-Up Meeting. Sa meeting na yun, mga 15 minutes lang yun, daily. Bawat isa is sasabihin mo ano yung nagawa niya kahapon, ano yung gagawin niya ngayon, tapos kung ano yung blocker niya o issue, kaya niya siya makausad sa isa niyang task. So, pakita ko na sa inyo yung screen para ma-simulate natin at makita niyo kung paano siya nag-work yung Trello tsaka Jira. Bali, ganito lang yung itsura ng Trello. Web-based siya kaya pwede nitong gamitin kung kunti lang naman yung team niyo o kaya solo lang kayo para ma-monitor niyo lang yung progress ng project niyo. Yung mga boxes na to, yung title niya is customized naman yan, pero usually pag software development, ito yung mga header niya. Yung mga maliliit na boxes na yan is yun yung mga task. Tapos sa isang task, may estimate yan. Let's say 1 day, 2 days, 3 days, mga ganun. Yung mga estimate is galing sa sprint meeting natin. For example, dito may task na help page. During meeting, pag-uusapan na kung ano yung mga kailangan sa help page na to. Dito rin ilalagay kung ilan ba yung estimate para sa page na to. Tapos sa code review naman, dito na part, pag hindi pasado sa standard ng code reviewer o may mga mali ka sa coding mo, ibabalik niya yan sa to-do. Pero yung code reviewer mo is mag-iwan ng comment bago niya ilagay sa to-do. I-open mo lang ito, tapos check mo kung ano yung comment ng reviewer. For example, natapos na natin yung help page, hindi napunta sa review. Tapos, okay kay reviewer, mapunta siya sa done. Tapos, may mga automation yan, depende sa setup ng repository nyo, mapupunta yan sa dev, automatic. Tapos, pag okay sa dev, yun na yung 10 na ilalagay natin sa staging. Yung staging, pwedeng QA environment yan. Diyan nagtetest yung mga QA. Pwedeng bumalik yan sa to-do kung bumagsak sa QA yung ginawa mong help page. Pero sa demo natin, kunwari, pasado sa QA, sila yung mag-go-go signal na pwede na itong for production.
Pag nasa production na siya o live na, na pwedeng ma-access ng mga user, yun na yung time na idarag na yan sa production. Ibig sabihin, live na yan. Yung problema lang, for example, ito, nag-enhance ako ng password encryption na task. Tapos kinawa ko yung bug. Tapos yung for review, bumalik. Tapos for review to, kunin ko na naman to. Bumalik na naman. Tapos for review naman, bumalik na naman. Ibig sabihin, sa 2 weeks, wala kang na-accomplish kung ganun yung nangyayari sa'yo. Kung puro bumabalik sa todo. Kaya naman, naka-usad ka sa staging. Kaso bumalik naman. So, make sure na yung mga task nyo is 100% completed talaga. Pero hindi naman perfect na laging 100% eh. Kaya may chance na bumalik yan. Pero wag naman yung, for example, sa 2 weeks na sprint mo, may 5 kang natapos na task. Pero lahat bumalik sa todo. Wala kang na-accomplish sa isang sprint nyo. Okay lang sana kung 5, tapos isa lang yung bumalik. Maganda pa yung progress. Kaysa naman, ang dami mong na-accomplish. Pero pagdating sa full review, ibinalik lang siya sa todo. Hindi naman pwedeng tropahin mo yung mga code reviewer, tapos best friend mo yung taga-code review. Sabihin mo na, iusad mo lang sa Dan para may accomplishment ako. Hindi naman pwedeng ganun eh, kasi siya yung papagalitan naman. O siya yung maiipit pag ganun. Walang tropa-tropa dito, kaya kung mali yan, balik dito. So, ganun lang guys yung sa daily task ng mga developers. Nakadepende sa board nila. At dyan namumonitor yung mga gawa nyo. Tapos may mga naka-assign dyan sa bawat card. Kaya mamamonitor kung anong mga task yung mga nagawa mo sa buong sprint o sa buong project. Yung iba naman hindi gumagamit ng Trello, yung ginagamit nila is Jira. Pero mas maganda yung Jira kaysa sa Trello eh. Ganun din yung process niya. I-sprint natin dito, tapos ito may, mas maganda sa Jira kasi may time tracking. Halimbawa may due date dito na 24. Tapos original estimate natin is 3 days. Mag-i-start na yan, pag mag-start ka today, yung time tracking na yan is mag-a-under na yan. Kaya monitor yan kung na-overestimate mo ba o underestimate. Tapos yung tip ko dito is, huwag kayo magbibigay ng malaking estimate o kaya naman mababang masyadong na estimate. Kasi hindi lang naman kayo yung nakatingin sa board na to eh. For example, itong login page. Yung ibang developer magreklamo yan, bakit 5 days yung login page? Anong klaseng login page ba yan? May mga fireworks ba yan na lumalabas pag nakalagin ng successful? O may nuclear bang kusang sumasabog pag mali yung password? Kaya mag-ingat ka rin sa estimate mo kasi malalaman ng ibang developers kung ino-overestimate mo yung mga cards mo. Yung iba naman, para maiwasan yung ganyan na overestimate, gumagamit kami ng story points. For example, si senior developer is mag-estimate para sa card na to ng sabihin natin 3 days. Si mid-level naman nag-estimate to ng 4 days. Si junior naman nag-estimate to ng 5 days. Kukunin lang yung average dun. For example, yung average dun is 3 days. So, ito yung estimate natin. Yun yung iseset. Ganun lang yun, guys. Ito yung project natin, yung sa demo kanina. Di ba? May register page, login page, taka yung main page. Ito yung sa front end. Ito naman yung sa back end. Ito, lahat ng codes dito is for back end. Run natin para makita nyo lang. Natapos na yung register, login, tsaka yung main page. Kunwari ako si QA. Yung gagawin ni QA is, isi-check niya yung register page kung gumagana ba talaga. Sabihin, gumana siya kasi naka-register ako eh, log out. Try natin i-log out. Yung sunod na gagawin ni QA is check din yung login. Nakapasok din siya, ibig sabihin working din yung login. Try naman niya yung main page. Ano ba main page? Ano bang adobo? Hindi totoo yung ingredients na to, hindi ko alam yung ingredients ng adobo eh. Ito yung checklist natin kung ano yung mayroon na tayo sa recipe natin. Mayroon akong bread, mayroon akong castor sugar, tapos ito, cheese. Tapos after nyan, yung ibang QA kasi may access sa database. Kaya titingnan nila yan sa database kung pumapasok ba talaga yung data nyo. So ito yung database natin. Diba recipe? Adobo yun, diba? Run natin. Bali, ito yun. Yung ibang QA kasi is may background sa database kaya yung iba, chinecheck talaga yung data. So yun lang guys yung gagawin ng QA. Then yung QA naman, after nya ma-verify yung mga ginawa mo, kunwari ako yun sa QA. Pag okay na yun, siya yung magbibigay ng go signal na okay na yung mga cards na to. Then, pwedeng manual deployment sa prod o kaya naman gamit yung automation. For example, since okay na yung mga page natin, yung login, yung main page, saka register page, tapos na-deploy na sa prod, ililipa niya yan dito. So, yun lang guys. Kumbaga, hindi naman kailangan tapusin natin sa isang araw yung isang project eh. Kumbaga, module by module o kaya page by page. Tapos yung isang page, minsan umabot pa yan ng 3 days, 5 days, mga ganun. Ibig sabihin, yun yung daily task mo. Yung task mo is tapusin yung cards mo based sa estimate niya. So yun nga guys, ganun lang gumamit ng Trello tsaka Jira. Yung first job, first programming job ko is
wala kami ginamit na methodologies eh. Kumbaga sa amin, tinatawag na lang namin yung cowboy style eh. Kumbaga, tiwalaan na lang sa developer eh. Dati kasi iniisip namin yung methodology na yan is para lang i-monitor yung ginagawa ng mga developer. Parang walang tiwala sa'yo kasi pieces by pieces minomonitor sa'yo eh. Pero na-realize namin na maganda din pala yung may ganyan. Kaya maganda din yung gumagamit ng methodology, lalo na kung yung purpose is i-monitor lang yung project tapos yung i-monitor yung progress ng isang developer para pag makita nila yung velocity ng developer, marami siyang cards na nagagawa o natatapos, dapat bigyan siya ng reward, bigyan siya ng promotion or something like that based sa performance niya sa cards. Kung marami siyang cards natatapos, ibig sabihin effective siyang programmer, kaya dapat lang bigyan siya ng reward, yun yung purpose. Pero kung yung project manager niyo is gumagamit lang ng mga methodology na yan o kaya yung mga Trello o Jira para i-monitor lang kayo kung anong nangyayari sa inyo o kung wala kayong ginagawa, hindi maganda yun kung yun yung purpose niya. Pero kung maganda yung hangarin, maganda yung paggamit ng methodologies. Yun lang yung masasabi ko, yung about sa schedule ng programmer, timeline ng project, tas kung paano ito i-handle. So, yung next vlog ko is yung sasagutin ko naman kung ano yung mga klase ng system, yung mga ginagawa ng mga programmer o yung mga nagawa ko din. So guys, yun lang para itakisa lang tayo sa mga tutorial videos ko tapos sa next vlog ko. Again, my name is Praise Marteja na nag-iwan ng katagang buhay ng programmer ay coding-coding lang.